Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol ito sa mga pagkain na nagpapataas ng libido o sexual na pagnanais ayon sa mga pag-aaral at tradisyonal na paniniwala. Guys, alam nyo ba guys na parati ng tinatanong sa akin ng iba nating mga subscribers na kung ano ba raw yung mga pampalibog, kung ano ba raw yung pampatigas ng piston o ano pa man dyan. So, naisipan ko muling i-share sa inyo ang iba pang mga pagkain na nakakatulong para po magkaroon tayo ng mataas na libido o yung pagnanais, no? Sa alam nyo na yon. So, magbibigay ako ngayon ng anim na mga pagkain na maaari ninyong subukan. Pero sinasabi ko sa inyo guys, hindi po ito isang araw lang ang mangyayari, ano? Ilang beses po natin itong gawin. Bigyan natin ng kaunting panahon, kahit mga isang buwan straight niyong kinakain ang mga ito, saka niyo malalaman ang resulta. Hindi po mangyayari na bukas, no? Na mangyayari na kagad kung ano yung mga tinatalakay ko dito. Dahil kahit gamot nga eh, aabot pa ng isang linggong inuman, isang buwan, tatlong buwan, ito pa kayang mga natural na pagkain. Pero hindi naman ako siguradong 100%, pero meron po akong mga nababalitaan na talagang tumatalab sa kanila. So, narito po ang iilan. Number one, dark chocolate. Ayon sa ilang pag-aaral, ang dark chocolate ay may kakayahang magpataas ng serotonin at dopamine level sa utak, na nagpapababuti ng mood at sexual desire na tinatawag. So, ang ibig sabihin, merong chemical sa loob ng chocolate na ito ay magpataas ng serotonin at dopamine sa levels sa utak ng isang tao. Kumbaga, no? So, yan po yung dark chocolate. Pero tandaan natin guys, kung ang kakainin ninyo ay yung matamis, mas mabuti kung doon sa may mga nararamdaman o may mga karamdaman na tulad ng diabetes, no? Ay medyo bawas-bawasan natin ang pagkain, dahil alam naman natin na bawal ito kung marami ang ating kakainin. O kaya kumonsulta muna sa isang doktor. At ang pipiliin na lang ninyo is yung walang asukal, sugarless na chocolate, dark chocolate. Ha? Pag sinabi kasing dark, yung parang talagang ano siya, pure na pure talaga yung kulay. Kasi malalaman natin yung chocolate na may mga asukal, gatas, at medyo ano siya, hindi siya masyadong brown na brown. Pero pag sinabi natin dark chocolate, siguro wala yung asukal. Yun ang mas piliin natin, o kakaunti lang ang asukal na laman. Yan po yung number one. At ang number two ito, ito naman talaga is worldwide na ito ay talagang nilalagay ito sa ano naman, sa mga pangpatigas ng ari, yung mga supplement, ay ito naman yung tinatawag na talaba, oysters. Kilala po ito sa buong mundo. Ang talaba ay mataas sa zinc na tinatawag, na mahalaga para sa production ng testosterone, sa isang hormone na nakakaapekto sa libido. So, ang ibig sabihin, nagpapataas din ito ng libido o pagnanais sa sexual na aktibidad, no? So, yan po yung pangalawa natin, talaba, dahil sa taglay niyang mataas na zinc na tinatawag. At ang number 3 naman, watermelon. Ito, sinasabi ko na rin ito noon pa man. Ang watermelon ay naglalaman ng citrulline, isang compound na nakakatulong sa pag-relax ng mga blood vessels at pagtaas ng libido. Halos katulad ng epekto ang ilang mga gamot sa pangpatigas ng ayon sa mga pag-aaral, ang watermelon. Oo guys, meron akong nabalitaan o nabasa na merong isang gamot na parating iniinom ng mga tao ngayon. Binibili yun, pero kailangan nga lang ng tawag dito, ng reseta, no?
kilalang kilala yon. Hindi ko na lang banggitin, pero kilalang kilala yon, kilalang kilala yung ano, gamot na yan. Meron halos kaparihuang epekto niya, pero ayon lang po ito sa aking pag-aaral, no? Mga impormasyon na aking nahalungkat. So, yung number 4, avocado. Ang avocado ay mayaman sa healthy fats at vitamins na nakakatulong sa kalusugan ng puso at daloy ng dugo na mahalaga sa pagnanais, sa sexualidad, no? O sa ang libido, pangpataas ng libido. Isa rin itong avocado na ito dahil alam naman natin na ang avocado ay talagang napaka-healthy. Meron siyang healthy fats na naglalaman at yung vitamins niya. Kilala po ito kahit sa buong mundo. At ang panglima naman natin, yung sibuyas. Alam nyo ba yung sibuyas? Parati tayo na araw natin ginagamit yan. Sa tradisyonal na medisina, ang sibuyas ay ginagamit para sa pampalakas ng sexual na lakas at enerhiya. Ito ay tinatawag na, anong tawag dito? Yung onion, no? Na ito ay pampalakas ayon sa mga tradisyonal na medisina noong mga kapanahunan. So, ito pala ay isang pampalakas. Pero kilala po itong sibuyas, guys. Kahit pa yung ano niyo, dahil nga sa maganda yung ano niya, na pati yung daloy ng dugo ay pagagandahin niya. Kaya yan po yung number 5 natin, yung sibuyas. Subukan natin kumain ng sibuyas. Maraming sibuyas sa atin. Hindi ko lang kung magkanong sibuyas dyan sa atin, pero alam ko, mas mura-mura naman ito sa bibili ka ng mga gamot. Pero yun na nga, guys, hindi isang araw na mangyayari lang, no? Na ano na kaagad, malilibugan ka na. Mga ilang beses mo naman kain mga, yun na nga sinabi ko, magsimula sa isang linggo, isang buwan, at dahan-dahan ninyong malalaman ang ano niya, yung resulta niya. At ang pang-anim naman natin, luya. Luya naman ito, no? Ang luya ay kilala bilang pampainit ng katawan at makatulong sa pagtaas ng sirkulasyon ng dugo. At makakatulong para sa pagpatigas din ng ari ayon sa aking mga impormasyon na nasa liksik, no? Ibig sabihin, ang luya din ay tumutulong na pagandahin yung daloy ng dugo, no? Na tawag dito, yung sirkulasyon niya. At dahil alam niyo ba guys, na sa daloy ng dugo na nananalaytay o binabasihan ang pag ano ni ano ni Manoy, ang pagtigas ni Manoy. Kung hindi pa natin nalalaman, may isang video na ako doon nito, no? Ang pagtigas ni Manoy ay may kinalaman po sa daloy ng dugo. Kapag hindi maganda ang daloy ng dugo, nagkakaroon ng mga problema. Kaya nga, alam nyo ba guys, na ang may sakit na diabetes, na ang talagang naging problema minsan ay doon sa ano, tinatawag na erectile dysfunction minsan. Pero hindi naman kalahatan, no? So, yan po ay may connection din doon sa talaga sa daloy ng dugo. At ang panglas naman natin ay yung bawang, garlic. Ang bawang ay kilala rin sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo na mahalaga sa sexual na kalusugan. So, kumain na tayo ng bawang, pero wag lang po tayong makipag-kissing kung sobrang maraming bawang, dahil mga ngamoy bawang naman tayo. So, ayan po guys, sana makita nyo ang vlog na to at mapanood para naman meron kayong mapagkunan ng mga idea na baka hindi nyo pa nalalaman mulat sa poll. Pero yun na nga sinasabi ko, hindi po 100% na meron itong magandang epekto, pero walang masama po kung subukan natin. Pero tandaan natin na hindi po siyang mangyayari sa isang pagkain lang. Kailangan pong tuloy-tuloy, parang supplement din, no? Yun nga lang, mas mura sa supplement. Kaya yun na lang po ang aking masasabi. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!